Dear Dr. Love, good evening po sa inyong lahat. More blessings po sa inyong programa na talaga namang maraming natutulungang mga taong walang malapitan pagdating sa kanilang mga pinagdadaanan. Ako po si Mark, 34 anyos, mula po sa lungsod ng Antipolo. Tahimik lang po ako, hindi pala imik. Sa pamilya namin, wala po akong boses, kahit ako ang panganay. Mayroon po akong apat pang mga kapatid. Magkakasama pa rin po kami, pati ang nanay at ang tatay namin. Gaya ng karamihang naghihirap din po sa buhay, ganun pa man, nakakaraos po kami sa pagtutulungan. Pero Dr. Love, siguro po gawa ng kinakapos, pumapasok din po siguro minsan sa mga kapatid ko na gumawa ng mali. Yung ikatlo po sa aming magkakapatid ay babae. Nitong nakaraan lamang po nang malaman ko na mayroon siyang sugar daddy. Labis po ang pagtutol ko rito. Hindi agad ako nakapagsalita. Gawa nang ang mga magulang ko ay wala ring kibo. At wala ring pagtutol. Nasabi ko pong sugar daddy dahil ang lalaki po ng kapatid ko ay nasa 60 anyos na po. Mayaman po siya at may pamilya. Ang kapatid ko naman po ay 21 anyos. Kinausap ko ng masinsina ng kapatid ko at sinabing mali ang ginagawa niya. Tinakot ko pa nga po siya. Paano kung guluhin siya ng asawa noon? Gantihan. Hindi po natin masasabi lalo't may kaya sila at kami ay dukha. Ang sinagot lang sa akin ng kapatid ko, wala raw po akong karapatang manghimasok sa buhay niya. May kanya-kanya raw po kaming paraan para makasurvive. Dr. Love, nabastusan po ako sa kanya. Panganay po ako at hindi ko po gustong makitang nalilihis siya ng daan. Isa pa, Dr. Love, lantaran niya po itong dinadala sa bahay. Nakikita rin po ng mga nakababatang kapatid namin na babae. Baka dahil sa nakikita nila na makukuha ang mga bagay na di namin kaya sa ganong paraan, pangarapin din nilang humanap na lang ng ganoon. Sumunod ko pong kinausap ang aming mga magulang, umiyak lang po sila sa akin at nagsorry. Wala raw po silang magagawa. Nahihiya raw po kasi silang pagsabihan ang kapatid ko dahil alam nilang sila pang dalawa ang sisisihin ito. Dr. Love, hindi ko po alam ang gagawin ko. Dapat po bang manindigan ako at magpakakuya? Kaso, natatakot naman po ako na baka lalong magrebelde ang kapatid ko. Baka umalis ng bahay at lalong mapariwara. Hindi rin po kasi ako sanay na pinagsasabihan sila. Gawa ng madalas ay wala akong kibo sa aming bahay. Sana po ay mapayuhan niyo ko. Gumagalang, Mark. Maraming salamat, Mark, sa pagtitiwala mo sa ating programa. Mark, ang buhay natin ay umiinog sa mga natutuhan natin nung tayo'y bata pa. Kaya ang madalas nating sinasabi sa ating mga tagapakinig, sa mga magulang, ang unang eskwelahan ay ang ating tahanan. Dito itinuturo ng mga magulang sa mga anak ang good manners and right conduct. Kahit wala ng subject na ganyan sa eskwelahan, normal yan sa isang bahay kung ang mga magulang ay may values. Good manners and right conduct. Simple lang, alam nyo, ang pagiging magulang ay hindi lamang yung pakikipagtalik sa asawa mo sa gabi at magkakaanak kayo ng 24. Hindi ganon. Ang pagiging magulang ay ang responsibilidad mo para lumaki na may values ang iyong mga anak.
simpleng mga bagay na itinuturo ng mga magulang natin. Nung kami maliliit pa, Mark, ang nanay ko ang siyang nagtuturo ng values sa amin. Ang tatay ko, ang hanap buhay naman niya, ang kanyang trabaho, ang kanyang responsibilidad ay kumita ng pera para maisuporta sa mga pangailangan ng pamilya. Ang nagtuturo ng values actually sa amin, ang nanay ko, dahil ang nanay ko palagi nasa bahay. Tuturuan kanya na hindi po pwedeng nakataas ang paa mo sa silya kapag kayo kumakain ng inyong hapunan o tanghalian. Kailangan magdasal kayo bago kumain, magpasalamat kayo sa Diyos. Hindi po pwedeng sumasagot ka sa magulang mo. You know, hindi po pwedeng nagtataas ka ng bolsa sa magulang mo. May palo ka. Pag nakarating sa tatay ko yan, yantok Mindoro, abutin mo. Ito yung paraan nila nung araw ng pagtuturo ng values. At kapag ang isang magulang ay walang itinurong values sa kanyang mga anak, hindi naging mabuting magulang ang mga yan. May kasabihan tayo, sabi nga ni Inang sa akin, ipakita mo sa akin ang bunga, sasabihin ko sa iyo kung ano ang puno. Kapag ang mangga ay maasim, walang kwenta ang puno niyan, kahit dilaw na yan, mapakla ang mangga, walang kwenta ang puno niyan, dapat putulin ang puno, walang silbi yan. Ano't nagbunga ka pa kung wala namang silbi ang bunga mo, kung hindi masarap ang bunga? Ano't nag-anak ka pa kung walang silbi ang mga anak mo sa ating lipunan? See? Ganyan kasimple mga analogy ng mga matatanda. Going back to your story, ikaw ang panganay. Ang mga magulang mo, sasabihin ko na sa iyo, eto, hahatol na naman ako. Pakialam ko kung anong sasabihin ng iba. Hahatulan ko ang mga magulang mo ayon sa resulta ng pagpapalaki nila sa iyong kapatid na babae na 21 anyos na ngayon ay nanging rida. Nangangahoy. Ano nangangahoy? Ginagatasan ng isang lalaking may pamilya na. Anong interes niya? Isinasanla niya ang kanyang katawan para lang makakuha ng bagay na makalupa, pera. Para magatasan, makuha niya ang gusto niya, ang luho ng kanyang katawan nang hindi siya naghihirap. Walang values. Yan ang kapatid mo. At ang masasabi natin dyan, bunga yan ng kawalan ng pagtuturo ng mga magulang mo ng values. Sige nga, sabihin niyo sa akin, kung walang natutuhang values yan sa bahay, kahit anong turo ng teacher sa eskwelahan yan, hindi natatanggapin. Ibig sabihin, makalupa ang kapatid mo. Ito yung idolatry na tinatawag sa ating simbahan, idolatry. Sinasambanan niya ang pera, sinasambanan niya ang mga makamundong bagay, at nakahanda siyang hubarin ang pantin niya para makuha niya ang bagay na gusto niya. Ano ang role mo bilang kuya? Hindi mo po pwedeng ipikit ang iyong mga mata. Po pwede mong kausapin ang kapatid mo kahit anong gawin niyang reaksyon. Kahit magalit siya sa iyo, ipamukha mo sa kanya ang kawalan niya ng values. At dapat na ikahiya niya sa kanyang sarili, sa lipunan ang ginagawa niya dahil siya ay isang kerida, mang-aagaw ng asawa ng may asawa at pumapayag siya para makuha lamang niya ang bagay na makalupa, pera, ang kanyang dinidiyos. Sa edad niyang 21, kung ayaw niyang makinig sa iyo, that's it, tapos na. Tapos na ang laban. At least nagawa mo ang dapat mong gawin bilang isang kuya. Itinanong mo sa magulang mo, sabi ng magulang mo, suko na kami. Eh paanong hindi susuko, wala ngang itinanim na values sa kanyang mga anak.
Now, ang susunod na po pwede mong gawin ay kausapin mo yung lalaki na kanyang karelasyon at sabihin mo sa kanyang ikinahihiya mo ang ginagawa nila. Sapagkat siya'y may asawa at nag-aalala ka na kapag ito ay nalaman ng asawa niya, higit na mas malaking gulo ang ginagawa niyan. So dapat na ipamukha mo dun sa kanyang boyfriend ang kawalan ng kanyang values, katulad ng iyong kapatid, na isang demonyo na nang-aakit para makuha lamang ang pera ng ibang lalaki ginagatasan niya. Ito yung prostitution. Ito yung napakadaling paraan para kumita. Noong pangunang panahon yan, hanggang sa ngayon, kaya nga sinunog ang Sodom and Gomorrah dahilan dyan sa mga pagkakasalang yan at hindi pa tayo natuto. Nakalulungkot. Finally, ang masasabi ko sa iyo, kaya nangyari ang mga bagay na ito sapagkat hindi naitanim ng iyong ama sa inyong tahanan ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Hindi kilala ng inyong mga kapatid ang Diyos sapagkat wala ang Diyos, walang gumagabay sa inyong pamilya. Kung sakaling hindi na ipakilala ng tatay mo ang Diyos sa inyong magkakapatid, ito na siguro ang panahon para kilalanin mo ang Diyos at ihingi mo ng tulong sa Kanya na nawa ay magliwanag ang kaisipan ng iyong kapatid at maiwasan ang isang malaking tukso at pagkakasalang kanyang ginagawa. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.